Bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga panati ko sa mga pampaswerte? Kayo po ba ay napaka naming problema sa buhay? Alam niyo po ba mga bossing na lahat ng mga problema po natin pinagdadaanan ay may kanya-kanyang solusyon? Basta perfectong pagkakagawa at may lubos na paniniwala, walang dahilan para ang inyo pong problema ay magtagal. Ito pong aking tuturo ngayon mga bossing ko dahil nga po ay Biyernes, kaya napakainam na gumawa po tayo ng mga pampaswerte. At dahil nga po sa September 17 ay New Moon, yan po mga bossing ko ay magbibigay din naman swerte po sa atin, kagaya rin po yan ng full moon at quarter moon. May mga iba't iba po yung mga pamamaraan para po tayo iswertein. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga pampaswerte, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko na ang barya ay isa sa mga pinakamabisang pampaswerte, pang-akit ng kasaganahan at pantaboy po ito ng mga kamalasan na pinagdadaanan po natin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po ay isa sa mga napakaraming problemang pinagdadaanan, gagamitan po natin yan ng barya. Kahit ilang barya na meron po kayo, pero maging aware po kayo dito dahil ang aking ituturo ay maaaring mamuti po yung barya po ninyo at kasi po ilalagyan po natin ito ng asin. Ganun po talaga mga bossing, ang perpektong sangkap ng asin at ganun din po ang barya mga bossing ay isa sa mga mabisang pangalis na mga kamalasan natin pinagdadaanan, lalo-lalo na sa kahirapan sa pera. Kung kayo po ay napakaraming problema pinagdadaanan sa ngayon at ang pinakamayor ay pera ang problema po ninyo, gamitan po natin siya ng mga matindihan ng mga pampaswerte kagaya po ng asin at ganun din po ang barya. Ngayon po mga bossing ay humarap lamang kayo sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 po. At pagkatapos mga bossing ay manalain ka ng time team na mula sa inyo pong puso na sa pamamagitan ng asin at ganun din po itong ating barya ay tayo po'y magtatagumpay sa buhay. Ngayon po mga bossing, ang paglalagay lamang po ng asin ay tatlong kutsara lamang. Isa, dalawa, tatlo. Yan lamang po. At pagkatapos, i-wish po natin dito ang lahat ng nais po natin na i-wish na mula sa ating pong puso na sa pamamagitan po nito ay marireverse ang ating pong buhay instead na kahirapan ay kasaganahan po mapapasa atin. I-wish na po ang lahat po ng nais po ninyo dahil ito po ay kahilingan lamang at wala naman po itong bayad. Kung ito po ay may bayad ay maaaring hindi po muna tayo wi-wish, pero kung wala naman bayad ay lubos-lubusin nyo na dahil sa panahon po ngayon at sa buhay po natin hindi natin saklaw ang maaaring maganap bukas. Malay nyo, bigla po magkatotoo kaagad-agad ang mga hinihiling po ninyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta positive lamang po tayo sa pamamagitan nito ay dadaloy ang walang humpay na swerte sa atin, mababago ang takbo ng ating pamumuhay at lahat ng ating mga pinapangarap ay matutupad. Magkakaroon tayo ng maraming maraming pera, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan at baga kung kayo po yung pamilyadong tao ay maibigay nyo lahat ang mga pangangailangan ng inyo pong mga anak. At lahat ang mga pangarap po ninyo ng inyong pamilya ay matupad. I-wish din po natin lahat-lahat po yan. Wala nga po itong bayad, kaya lubos-lubusin na po natin. At i-wish din po natin mga nagaganap sa kasalukuyan. Ito po ay pangkalahatan. Kasi alam niyo po ba mga bossing ko, ang asin ay isa sa mga pinakamabisang pantaboy ng mga kamalasan. Proven na po yan mga bossing. Hindi na ako magtuturo, sa akin na lamang sarili. Ngayon po mga bossing, basta't kapag nakita nyo na natunaw po siya, hugasan nyo po kaagad pati yung coins. Pero kung hindi naman siya natutunaw pero nanigas po yung asin, natural lamang po yan. Okay lamang po yan, huwag yung tanggalin. Kahit for life na po yan dyan, basta huwag lamang po siyang matutunaw. At kapag nagdumi na po siya, pag nakita nyo madumi na, maitim na yung asin, instead na puti, itim na, doon po ay pwedeng hugasan nyo na po siya. Tapos yung coins natin, special coins na po yan. Pwede nyo yung tahiin at ilagay nyo po sa inyo pong inyong pitaka, sa inyong pong bag, or kaya ilagay nyo sa bawat corner ng inyong tahanan. Ito po ay magdudulot ng swerte at tagumpay po ninyo mga bossing. Napaka-epektibo po nito at ang barya naman mga bossing ko, kagaya na naishare ko nga po sa inyo, yung mga pagsusuot ng alahas, na silver and gold ay nagdudulot ito ng swerte. May manalangin sa inyong masama, hindi po ito tatalab once na meron po kayong mga suot na ganyan. At ganoon din po kasi ang silver, ayaw po niyan yung mga negative, lalo-lalo na yung pagdating sa mga gumagawa, yung gumagamit ng kaliwa, bawal po mo kasing banggitin po dito mga bossing. Yung mga gumagamit po ng kaliwa,
Once na meron kang suot na silver or ginamitan natin ng silver, hindi po ito tatalab sa inyo at doon po yun sa tao na nagbabalak ng masama po sa inyo. Tatalbog po agad to sa kanya. Ako po yung meron kakilala, aba, tumalbog ko po kaagad. Kagaya nga po na, i-share ko nga po sa inyo, kung halimbawa ikaw ay gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa at binalik sa iyo na ikasamaan, ay huwag nyo pong papatulan ng salita. Hayaan nyo lamang mga bossing at mabilisan po ang karma. Ayun nga po, ay meron nga po kung nabalitaan na ganun. Kumbaga, agaya ng lagi ko sinishare sa inyo, proven na proven po yan. Kaya, halimbawa kayo po ay, kasi may mga bossing ako na chichismis. Ito po mga bossing, kung kayo ay laging nahuhusgahan na chichismis, kayo po ay lagi na lang, yung kumbaga yung nalalapit lagi sa mga ganyang sitwasyon, gumamit po kayo ng ganito, napaka-epektibo po niya, mabilis po ang balik dun sa tao na, pero syempre mga bossing, ito yung ma-protection naman sa inyong sarili. Hindi ikaw gumagawa ng masama sa iba. Kumbaga, gusto mo lang na hindi ka mapahamak. Kumbaga, ikaw rin ay huwag mananalangin ng masama, huwag kang gagawa ng masama. Ito po ay mainam na meron tayong mabisang protection at proven na proven na. Ayun nga po mga bossing. Kaya pag ikaw yun po ay marami mga protection, marami kang mga pampaswerte, tapos wala ka namang ginagawang masama sa kapwa, mabilis po yung ang karma dun sa taong nagawa ng masama sa inyo. Kaya mainam na meron kayo mga ganito. Pagkatapos, panalangin nyo pa rin mga magaganda, kasi kung anong panalangin na maganda sa kapwa, ay siyang balik din sa inyo ay tripling swerte. Pero panalangin ng masama, tripling malas naman. Kaya kumbaga, dito na tayo sa maganda, dahil isa rin po tayo sa nangangarap na mabago ang takbo na ating pamumuhay. May kaugnayan yan mga bossing ha. Meron din akong kakilala. Gawa po siya ng gawa ng pampaswerte, pero alam niyo po ba, siya po yung tipo na negatibong tao at siya po ay pag nagagalit sa kapwa, nananalangin ng masama. Masama po yun mga bossing. May balik po yun at hindi rin tatalab yung mga pampaswerte po ninyo. Kaya kumbaga, instead po na ganon, manalangin lang tayo ng maganda. Kahit sabihin nyo, ay napaka-plastic naman nun. Sa una, ganon po iisipin nyo. Pero in the end, pag nasanay ka na, kapag ikaw yung nasaktan, ang lagi kong sinasagot, God bless you, yung ganon. Tapos di na ako nag-reply, inaano ko na lang po siya. Kung hindi ko na ini-ignore chat, binablock ko siya. Yung mga ganun, para iwas na lang sa ano. Tapos, yun lang aking binibitawang salita. God bless you. Yung mga ganyan. Huwag na po tayong pumatol pa ng salita. At kung ano man yung mga negative niya nasabi, ay di, sa siya rin na magdadala po noon. At kung kayo may mga protection, ako, ang bilis po ng talab noon. Kumbaga, hindi kayo ang gagawa. Kumbaga, yung mga gabay po ninyo. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte, subukan niyo po ito. Ito po yung pangkalahatang swerte. At lalo-lalo na kung ikaw ay may problema tungkol sa pera. Nalubog sa mga pagkakautang, laging namumblema sa mga bayarin na dumarating monthly, subukan niyo po ito. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat po mga bossing!